Showbiz Fanatics Tape Incorporated. Abay, hindi po tanggap ang naging desisyon ng IPO Appeal. Kaya naman ito po ang kanilang counter para po sa naging desisyon nito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lover cards na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much, legit lover cards! And for today's video, matapos nga na maglabas ng statement ang IPO Appeal patungkol po sa pagkapanalo at pagbibigay ng pabor sa TBJ sa trademark na Eat Bulaga, ay nagkaroon nga po sila ng press conference kani-kanina lang. So kahapon po ay tinanong po itong si Attorney Abraham Maggie Abraham Garduque, at sinabi nitong hindi pa raw di umano natatanggap yung letter na na-cancel na nga yung registration na ginawa nitong Tape Incorporated sa IPO dahil mas kinatigan po ng korte ang TBJ na nagbigay po ng pinaka-eksaktong dahilan kung paano po na-formulate, na-create ang title or trademark na Eat Bulaga. So kasabay nga nito ay inaasahan din ng lahat na sa paglabas nga ng IPO decision ng nito pong nasabing usapin ng trademark ay umapela at hindi matanggap ng Tape Incorporated ang naging desisyon ng husgado dito po sa IPO, no? Kaya naman, according sa isang news tape, nakahanda raw umapela para ma-reverse ang desisyon kaugnay sa Eat Bulaga trademark. Ito na, nakahanda raw umapila ang Tape Incorporated kaugnay sa balitang kinansela ng IPO Appeal or Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark renewal registration ng Tape Incorporated sa pangalang Eat Bulaga. Ayon kay Attorney Maggie Abraham Garduque, legal counsel ng Tape Incorporated, alinsunod sa alinduntunin ay maaari silang umapila sa Director of BLA or Bureau of Legal Affairs ng IPO. Sa nilabas sa desisyon ng IPO Appeal, hindi raw napatunayan ng tape kung paano nila nabuo ang Eat Bulaga, kaya pumabor ang TBJ ang desisyon ng IPO. Nakatakda rin namang magkaroon ng press conference or nangyari na nga kanina lang, December 6, 2023, 10 a.m. no, at doon po sinagot lahat ng TBJ ang mga katanungan. Nakahanda raw umapila, ito na, umapila na po sila dahil may inilabas na po si Attorney Abraham Garduque na isang panayam sa Pika-Pika PH at sinabi niya na umapila na po sila sa pinakamataas, ano. Pero katulad nga na inaasahan kanina habang meron po silang na press conference, ay tuluyan na ang sinambit ang title na Eat Bulaga. Panoorin natin ito. Mga kaibigan sa media, marami. Sabay nga ng selebrasyong ito, ito po yung inilabas or ipinose ng Tape Incorporated sa kanilang official Facebook account na sinabing TBJ cannot use Eat Bulaga pending appeal by tape. So it only means na nagmamatigas pa rin po ang Tape Incorporated na hindi po nila, no, hindi po nila maaaring ipagamit dito po sa TBJ ang title na Eat Bulaga dahil umapela po sila, no, sa higher court. Sinasabi nilang BLE na talagang kumbaga is humihingi sila ng another review. So ang alam niyo po, kaya ginagawa nila yan, ano yan, delaying tactics na lang po ng tape yan para po madelay ng madelay kung paano naghintay ng napakatagal na panahon ang TBJ para po magamit finally ang titulong Eat Bulaga. Sabi pa nila sa kanilang post, ano man ang mangyari, ang nasimula naming tulong at saya, tuloy-tuloy lang kayo ang dahilan at ito ang pinakamahalaga para sa amin. Tuloy ang tahanang pinakamasaya, tuloy ang Pasko na pinakamasaya, Eat Bulaga. Kasabay nito,
ang isang video clip na kung saan ipinost din nila sa kanilang Insta o sa Facebook post na habang sinisigaw po na sila ang Itbulaga. So panoorin po ninyo ang pagsigaw ni Paulo Contis sa title na ito. Ano po ang saloobin ninyo patungkol sa isyong ito? So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ilan sa mga legit Dover Cats and viewers po natin. Naunahin po natin ang komento ni End Time. Sabi niya, napakalagang aral mga kababayan, masama po ang pagnanakaw. Kung hindi sayo, wag mong angkinin. Ito ay magandang halimbawa sa next generation na ang pagnanakaw ng intellectual creation ay napakasagwang gawain. Tama naman, 'di ba? Kasi maliwanag na eh. Kumbaga parang nahusgahan ng husto ang TBJ dahil nga po, 'di ba, parang sinasabi nila na ang title daw na yan is pag-aari ng tape dahil sila daw ay ang nagpapasweldo. Kinreate daw di umano ang titulo na yan dahil po sila ay empleyado ng tape. Yun po lagi ang sinasabi ni Maggie Abraham Garduque. Pero sa usaping legal ay hindi po sila kinatigan ng korte. Pero hanggang ngayon, nagmamatigas pa rin ng tape na talagang sila daw di umano ang Itbulaga. So, another comments, Mr. Romy Obispo. Congrats sa TBJ, sa wakas umuwi na sa tunay na may-ari ang Itbulaga. Congrats din sa mga Dovercats at vloggers, defender ng TBJ. Mabuhay ang saya-saya, gandang pamaskong regalo. True naman, diba? Napakaganda po nitong pagkakataon na ito para talagang masabi natin na maganda talaga yung pasok no ng Pasko ng TBJ dahil for the longest time that we've been trying to defend TBJ, this time ay pumabor na po sa kanila ang korte kasi nung una nagsasaya sila dahil nakakuha sila ng permit na magamit ang title. And of course, kung sabi naman po ni Mr. Marvin Martinez, congratulations TBJ Dovercats. This is EAT, the original Itbulaga. The truth prevail and come out. Merry Christmas and Happy New Year, everyone. Ayan. So ito po yung pinakamagandang Pasko para sa lahat ng mga legit Dovercats. Although may mga tao pa rin talagang na masasabi nating napaka-ewan, di ba? Talagang sabi nga po ni Attorney Buko na hindi porkit sila ang unang nagrehistro eh mapasa sa kanila na po yung trademark ano dahil ang pinag-uusapan diyan kung paano po talaga na-create ang titulong ito. Napaganda po ng paliwanag ni Attorney Buko kanina. Sabi ni Yoli Bautista, congratulations sa lahat ng lumaban na maibalik ang Itbulaga sa talagang may-ari. Congrats po kay Henyo Master Joey Bossing at Big Tito Sen, isa ang ibig sabihin nito na hindi talaga natutulog ang Diyos. Sa katotohanan, congrats din po sa lahat ng defenders na buhos ng suporta kahit nadadamay sa pagbatikos. Wish ko lang sana magkaroon ng pagsasama-sama lahat ng defenders at magyakap-yakap na. Ayon. So hindi man po kami magkita-kita, but still, iisa lang po yung gusto namin, yung hangarin namin, na talagang maibigay po yun sa tamang tao. Yung pinaglalaban nating trademark na yan. At hanggang dulo, dahil hanggang sa ngayon nagmamatiga sila, ay hindi po tayo bibitiw sa TBJ. We still depend TBJ until the last, no? Sabi pa ng isang user, talaga namang TBJ ay may-ari ng Itbulaga. Ayaw lang aminin ng Tape Incorporated or Halos sa Siblings. Kahit i-appealan nila, hindi magbabago yan. Desisyon ng IPO. Ayun. So ito naman po yung komento ng isang user. At maraming salamat po dahil talaga namang lagi po kayong nandyan. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!